Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila naging mainit nga ito dahil matapos ngang matalo ang kampo ni Rimula at matapos ngang ibulgar ni Teves ang mga nangyayari sa loob ng Mäläcäñang ay tila pinagbantahan na ang kanyang buhay. Dito nga natin makikita mga kababayan na tila matataas na opisyales ang nakabangga nga ni Teves at ni DG Bantag. Dito natin makikita kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Well, mga kababayan, sa katunayan ay wala tayong kinakampihan. Ang kailangan lang natin dito ay patas na paglilitis. Makikita natin sa statement ni Kong Teves na tila pinagbantahan nga ang kanyang buhay matapos isiniwalat ang mga shabuyas, mga asukal, mga smuggling na nangyayari di umano sa loob ng Mäläcäñang at binigyan pa nga niya ng pangalan. Tila bistanong na nga ang mastermind kung sino nga ba ang nagpapatakbo sa mga ito. Kaya naman hindi nakapagtataka na bibigyan talaga ng babala si Kong Teves at pagbabantahan ang kanyang buhay. Paano pa siya uuwi sa bansang Pilipinas? Kung madami itong kalaban, makikita natin na nakafocus lahat ng mga kaso kay Teves at kay DG Bantag. Ang hindi nakikita ng maraming netizen ang problema nang nasa kataas-taasan dahil ginagawa lang na cover up si DG Bantag at Teves para makafocus sa kanila ang kaso. Ngunit hindi natin napapansin na gumagawa na pala sila ng kalokohan. Kamakailan nga ay binisto ni Mayor Magalo ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas at palubog na nga tayo. Kaya naman bistado ang mga galawan ng nasa loob ng Mäläcäñang. Wal, mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Order nun nang galing sa taas. I don't know if you call it an order. Meron pa akong isang alam na meron akong legitimate info na gusto talaga nila akong patay. Ipanawagan ko na ngayon dito yung panawagan ko sa social media. Magpapatulong ako kay former President Rodrigo Roa Duterte. Meron pa naman kayong mga tauhan. Sana makuha niyo yung intel report kung ano talagang gawain itong si Bibot Nolan at si BBM at si Madam Lisa Arneta Marcos. I agree with Mayor Benji Magalong na may korupsyon, merong mga ayaw mag-give way, but I agree with Sir Benji Magalong. Sir, saludo ako sa inyo. Itong si Clavano, kung ano-ano sinasabi, di ba? Sabi niya, pareho lang sila ni Bonjing, di ba? We are not judges, pero nang husga, di ba? 99% solved. Hindi ka judge, pero nang husga ka. Or mas mabigat yung constitutional. Dito pala tayo kay Presidente, ha? Meron pa kay Martin Romualdez mamaya na damay si Presidente. Ako, Romualdez, gyari. Mr. President, ba't hindi kayo nag-comment tungkol kay Bibot Nolan? Nako! Bakit? Ayaw nyo aminin na kaibigan nyo siya? Nako! Bakit hindi nyo sabihin anong ginagawa nyo? Gyari. Di ba sa New York pa lang magkaibigan na kayo? Gyari si President. Kinonfirm nyo ba yung party sa La Vista? Nako, na magkita hulog yung kotse sa swimming pool? Hindi pa lang kung nandun pa. Pero malamang alam mo na nangyari yung party niyo. Nako. Again, gusto ko talaga, hindi lang ako, gusto ng taong bayan malaman anong relasyon nyo ng tao na to at anong ginagawa niya. Kilala rin to ni Madam Lisa Arneta Marcos. Madam Lisa, anong relasyon nyo ni Bibot Nolan? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Baka sabihin nyo, nanghihimasok ako sa private life. Kung hindi kayo elected official, Mr. President, walang problema yung pribadong buhay nyo kahit anong gawin.
unless labag sa batas yung ginagawa mo. Eh, ngayon, elected kayo ng buong bayan, ng bansa. Pananagutan nyo to sa bansa kung anong ginagawa nyo. Dahil kung yung ginagawa nyo nakaka-apekto sa inyong trabaho o nakaka-apekto sa imahe ng ating bansa, pananagutan nyo to sa taong bayan. Pakisagot naman. Hindi pwedeng dinmahan lang tayo. Tama na yung hindi kayo sumali sa mga debate ng eleksyon. Ngayon, hindi na pwede yung ano, dinma-dinma ngayon. Napuno na yung taong bayan. Believe me, napuno na. Napuno na. Yung. Alam nyo guys, stop po natin saglit lang ha. Tama yung sinabi ni Kong Arnie. Napuno na ang taong bayan. Tama yun. Agree ako dun. Sa totoo lang guys, 1 year pa lang, pero napuno na po ang taong bayan. Sobra na. Hindi nagsasalita. Diba? Tama yung sinabi niya. Naniniwala ko, I agree po Kong Arnie, I agree. Lahat ng mga sinasabi mo, I agree. Kaya kailangan i-address to. Hindi na to pwede eh. Yung parang palagi na lang wala, no? Palagi na lang, ano, nagahang, no? Loading, palaging loading. Hindi na po tama yan. Kaya tama itong sinabi ni Kong Arnie Teves. Kailangan sumagot na. Marami sa bigas. Singit ko lang ha. Nagtayo kayo ng ng kunya, I don't know kung kunyari Agricultural Smuggling Task Force. Hindi na kailangan yun. Kaya nga may Bureau of Customs eh. At ang hindi ko nireklamo yung ano ha, hindi ko nireklamo ang smuggling ng sibuyas. Masama yung smuggling ng kahit ano. Pero ang mas nireklamo ko yung palaman ng shipment ng sibuyas. Pwede naman legal yung shipment ng sibuyas eh, hindi smuggled. Pero yung palaman hindi. Yung kasama ng sibuyas. Yun yung ibig ko sabihin. Now, meron din akong tip, Mr. President. Kung gusto talaga natin na malinaw ang lahat ng dumadaan sa customs, na-propose ko na to dati, and it is documented. Kung lahat ng shipment ng customs dumadaan sa X-ray, dati sabi nila hindi pwede dahil matatagalan. Hindi na. Mabilis na yung X-ray machines ngayon. They run at 40 kilometers per hour. Pwede na dumaan sa X-ray. If all containers are X-ray, walang makakalusot. Ang proposal ko ito, pa-X-ray natin lahat. Walang ni isa na hindi dadaan sa X-ray. At yung screen kung saan mo binu-view yung anong yung X-ray, dapat viewable ng any citizen of the country real time. Kaya naman yun eh. Pwede naman yun ilabas sa what do you call this, sa internet. Di ba? Accessible. Meron ka lang link, ma-access mo na yung ano. Viewable by the public, lahat ng container na dumadaan. That is real transparency. At dyan, makakolekta pa natin ang tamang buwis. Walang smuggling, walang undervalue, walang misdeclaration. Challenge ko yan. Gawin nyo nga. Dyan natin makikita yung lakas ng leadership. Otherwise, I can say weak. Kung hindi kaya gawin, kung hindi man weak, kung hindi kaya gawin yung ganun, ibig sabihin, meron kayong balak. Tago. Meron ang computation yan. Kahit ginastosan ba natin yung X-ray niyan ng mga palagay mo 100 billion lang yung nata doon. O, kayang-kaya bawiin within 1 year. Next year, kita na ang Bureau of Customs. Because of that X-ray, tataas ang ating revenues na pang-collect customs at makakatulong sa taong bayan.
and drink water. Ayan, break time muna. Nag-break time muna sila. Alam mo mga kaibigan, no? Kaya po gusto nilang tanggalin yan eh. Si Kong Arnie Teves. Oh, di ba? Kaya gusto nilang tanggalin. Kasi hindi lang siya magaling mga kaibigan. Marami siyang alam. Pag in-expose niya lahat yan, no? Ibinunyag niya lahat. Yari talaga yan, guys. Yari talaga sila lahat. Kasama na niya yung mga high-ranking officials natin. Kasama na dyan. Ha? Lalo na speaker na yan. Nako, yari talaga yung mga yan. Sigurado. Claire Cruz, ayan, shoutout food net. Mm-hmm, ayan o. Oh. Mirasol Izan, hello sir, Lolit Dormaraos. Magandang gabi. Ayan. Sabi ni Mirasol Izan, no? Sir Foodie, sinesend ko link mo kay Kong Teves. Kay Kong Teves Bastard, kaya alam niya na pinagtanggol niyo siya. Ay, galing naman. Ay, maraming salamat, Mirasol Izan, ha. Maraming salamat. Ayan. Mama Bear, ayan, mega love shoutout sa iyo dyan. Laban Kong Teves para sa ating mga kababayan at bansa. Laban para sa mga tiwaling mga politiko na sa Congress at Senado. Tuloy-tuloy lang tayo, guys, ha. Bosaldi. Yan na, si Saldi na. Ngayon pa lang, hihingi na ako ng patawad na kailangan ko banggitin ang pangalan. Kaibigan ko po, si Bosaldi. Sorry boss, we are good friends. Hindi sa gusto kitang tirahin o gusto kitang patamaan. Just like when I mentioned the name of Tito Rico Nolan, sabi ko sa kanya, Tito, I'm sorry na bagit po yung pangalan mo, but I had to mention it so that people know na legitimate yung sinasabi ko. Si Tito Rico kasi kapatid ni Bibot Nolan. Kaya kahit hindi ko kilala si Bibot Nolan, kilala ko si Tito Rico. Parang ito rin, yung tungkol sa Kongreso, of course, ang kausap ko dito si Saldi. Isang hapon, hindi ko na maalala yung buwan, andun ako sa Marapara, sa Bacolod. Andun ako sa clubhouse. Tinawagan ko si Bo Saldi. Sabi ko, boss, baka pwede humingi ng dagdag na budget. Alam ko kasi mayroong mga budget ngayon na pinapamigay. Sabi niya, sige, okay ka naman dun sa ano, di ba? I forgot the right term eh, if it was taripa or usapan. Sabi ko, okay na kami dun sa ano? Okay na kami dun sa 20. Dahil makarating na yung proyekto sa aking distrito, makakatulong na naman yun. Oh. So sabi ko, baka pwede ako humingi ng 3 billion na dagdag. Then sabi ko, dagdagan mo na lang, gawin mo na lang 5 billion na additional na budget. Dahil alam ko naman kayo ubusin nyo ng aking distrito dahil parati naman akong number one and parati akong 100% in absorptive capacity. Sabi ni Bosal ni sa akin, sige, kausapin ko si Speaker, balikan kita. Bosal di, ewan ko kung itidinahin mo itong usapan natin, bahala ka na. Andyan naman ang juice na katingin. Kilala naman ako ng lahat. Hindi ako nagsisinungaling. Sorry talaga, boss, na kailangan ko mapanggit yung pangalan. Alam ko naman, syempre, may boss ka naman dyan sa Kongreso. After 1 week, 1 or 2 weeks, usap kami ni Boss Aldi ulit. Sabi niya, Kong, sorry, wala na kaming mabigay, ubus na kasi. Sabi ni Speaker, dagdagan ka na lang namin ng 300 million pero wala nang kailangan bayaran. Libre na daw yung
kumbaga wala nang tarifa yung 300 million na dagdag sa budget. Grabe, no? So, yun. ito, mabigat ito dahil, siyempre, hindi pa alam magkano yung budget na yung naubos na. Eh, kung may humingi doon ng 20, ang laki nun. Laki, no? Saan papunta yun? Saan papunta, no? Sigurado ako, alam to ng maraming congressman. Ewan ko lang kung may matapang na magsasalita. Ewan ko lang. Ever since naman, hindi naman sa sinasabi kong ako yung pinakamatapang. Pero, history, it's written in history na sa history ng buong Pilipinas, si Arnie pa lang ang naka-question ng budget ng speaker ever since. That was the time of Alan Peter Cayetano. Sorry boss Alan ha, kung mabanggit ko to ulit. By the way, Senator Alan, nung tumawag ako sa inyo na hindi nyo nasagot, ang ibig ko lang nun iparating sa inyo is magpapasalamat ako na sa pinagdaanan natin na gulo, hindi kayo nakisawsaw sa mga issue na binato sa akin. I appreciate you for that, boss. Yun lang po yung ano, bala ko nung tumawag ko sa inyo na hindi nyo nasagot yung tawag ko. Hindi ko alam kung nagbago na number nyo. But again, na-appreciate ko na never ko narinig si Senator Alan Cayetano na nagbanggit ng kahit sa isyong binato sa akin na hindi naman totoo. Yeah. But sa history, ako lang yung naka-question ng budget ng speaker during the time of Alan Peter Cayetano. Alin niya, no? Kaya ngayon, nilalabas ko ito. Isa rin siguro ito sa mga rason kung bakit nila ako hinahabol at gusto pa ako ma-expel sa Congress. Martin Romualdez, yan na. Walang rason para ma-expel ako. Alam ko kaya niyong gawin kung sa Bisaya pa pinaagi ano yung pinaagi sa Tagalog? Through dinaan, dinaan. In English, through butuhan. Then madali madali naman i-pressure yung aking mga kasamahan sa house. And siyempre, kawawa. Pag hindi ka sumunod, yari ka. Alam ko yun. Yung isang babae dyan na congresswoman, umiyak sa harap nyo. Dahil pinagalitan nyo dahil sinubukan akong ipakiusap. Kilala niyo kung sino yun, hindi ko yan mabanggitin. Ma'am, salamat sa ginawa niyo para sa akin. At ito, alam kong hindi ako malalibel because documented naman itong sasabihin ko mamaya na ginawa. Ng ginawa dyan at pinirmahan pa ng ating presidente na very, very unconstitutional. Dapat anto ng taong bayan. Mm-hmm. Again, Martin Romualdez, sabi nyo disorderly behavior, di ba? Sagutin nyo nga, diretsahan ang tao kami, mga Pilipino. Anong transaksyon ng Prime Media Holdings sa ABS-CBN? Pwede ba yun? Moral ba yun? Nakakatulong ba yun sa taong bayan? Nakakatulong ba yun sa ating bansa? Sana lang masagot niyo ito. Ito pa, Speaker Martin, magkano ang kabuuang budget ng racketing as of today? You know, I agree with Mayor Benji Magalong, napanood ko kagabi. Ewan ko kung kailan yung balita na yon, kagabi ko lang napanood, na may korupsyon, merong mga ayaw mag-give way. But I agree with Sir Benji Magalong. Yes. Sir, saludo ako sa inyo. Oh, di ba? Galing. Mga sinabi niyong tungkol sa racketing. Ako gusto ko malaman
kung magkano ang budget, magkano na pera ng taong bayan ang nilaan para sa rakit. Di ko kasi alam bakit tayo nagsasayang ng pera. Sabay ngayon, ginigipit natin ang ating mga uniform personnel, mga police, mga sundalo, sa Bisaya amot, pinapaambag pa natin para sa kanilang pensyon. Oo nga, no? Huwag natin kalimutan itong mga tao na to, iba yung trabaho nito. Wow. Nagbubuwis to ng kanilang buhay, wala pang overtime pay. Sabay ngayon, babawasan natin yung kanilang sweldo para iambag sa kanilang pensyon. Dapat regalo na natin sa kanila yon para sa kanilang pagbubuwis ng kanilang buhay para sa ating lahat. No? Hindi ko sinasabi lahat malinis. Meron naman dyan kailangan kunain. Pero majority of our uniform personnel are clean. And now, ito na. Yan na daw. Yan ito na. Ang dapat talagang masagot. Ako, yan na. Yan na. Ready na kayo, guys? Ang sabi ng ating konstitusyon, Article break. Konti lang, ha? Shoutout lang tayo. Processor Rodizo, good evening, sir. Foodinet. Ayan, Mama Bear, ha? Kaya nang ganito na pala ginagawa ni Romualdez sa mga nasa Congress, kasabwat ni BBM. Oh, no? Grabe, no? Ayan po, si Amira. Ayan, si Helen Zambrano, Lola Dumaraos, John Spea, Peter John Tekbain. Ayan. Medyo na humihinto-hinto lang yung interview niya kasi nga, naka-ano doon to guys, eh? Naka-zoom lang kasi si Kong Teves, no? Kaya minsan humihinto-hinto, no? Pero grabe pa sabog, di ba? O, ito, tuloy na natin. Ito na! Yes, budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. Ngayon, kung tinignan mo ang 2023 General Appropriations Act, kahit i-combine mo pa ang budget ng DepEd, ng CHED, ng TESDA at FUCs, mas mababa pa rin ito sa budget ng DPWH. 832 plus billion lang ang budget ng edukasyon. Ang budget ng DPWH is 893 billion. Oh! Laki ah! Yan ay nabagpo sa ating saligang batas. Yari! Ang tanong ko, Speaker Martin, bakit niyo to pinayagan mapasa? Or kayo yung utak nito, tinatanong ko? Nako! At President BBM, bakit niyo to pinirmahan? Nako, pirma! Ito ay labag sa saligang batas. At tingin ko, hindi ito dapat mangyari at hindi ito dapat payagan ng taong bayan. Because, again, bakit pa tayo naglagay ng saligang batas kung hindi naman natin susundin? Naku, termado ni President. Diba? Yari. Wala naman tayo sa revolutionary government. Eh. Nasa demokrasya pa tayo. Sa alam ko, kung rebook siguro, pwedeng wala mo ng saligang batas. Pero we are under a democratic government which should follow the constitution. Grabe yun eh, no? So for now, baka yan na muna. But again, pinaka-importante tanong namin ng taong bayan. Hindi, ito, sa akin pa lang ito natanong dahil hindi pa ito alam ng taong bayan. Nalinabag ng
speaker or ng buong kongreso ito, hindi naman yata ako nakaboto dito na mas mataas ang budget WH kaysa sa edukasyon, which is against the saligang batas ng 1987 Constitution. So, yun lang po, sir. Parang sobrang dami na yun. Thank you so much, Kong. Let's start na lang yung ating question and answer. Sino po unang gustong magtanong? Anyone? Grabe, no? Bawal pala yun, pero permado ni President. Ano yun? Paglabag yun, di ba? Permado. O, bakit niya pinirmahan? Eh, bawal pala sa Constitution yun. Unconstitution pala yung ginawa niya. Kasi ang laki ng budget na yun, eh. Di ba? So, ibig sabihin, may nangyayaring irregularity. O, dapat imbisigahan yan. O, yan na si Kong Arnie Teves yung nagsabi. Congressman yan, eh. Alam niya yan. Alam niya ang mga pasikot-sikot dyan, eh. Kaya ikaw, House Speaker, i-explain mo yan. Pag hindi mo in-explain yan, lagot po yung dinamay mo ang Pangulo, yari ka dyan. Permado, guys, permado ng Pangulo, tas bawal pala. Oh, ano ibig sabihin nun? Pwede ba yun? So, nako. Ayan na. Oh, tuloy po natin, guys. Mela. Ibang klase. Melis Moras from PTV4. Ito na yung mga katanungan. Hi, good morning, Congressman Teves, Mela of PTV4. Sir, since marami rin tayong naging revelation about kay President Marcos, my first question is, since nalalapit na po yung kanyang SONA, are we eyeing to request na makapag-participate tayo sa SONA ng Presidente via online conferencing or kung ano nga paraan? Target po ba nating makadalo or makiparticipate sa SONA ng Presidente? Medyo choppy po kayo, ma'am. Pero ang nakuha ko lang doon, if I wanted to join the SONA, yes po ko, through teleconferencing, hindi lang SONA. Gusto ko sumali sa gusto ko magawa ko pa rin yung trabaho ko sa Congress through video teleconferencing, but they are depriving me of doing my job. Tingin ko pinipilit nila to para magkarason sila na pwede akong tanggalin. Baka akala nila kung matatanggal nila ako, mananahimik ako. Sorry, hindi nyo ako kayang itulak ng ganun-ganun lang. Naku, yari kayo. Sir, magpapasa po ba tayo ng request or new letter para makapag-participate tayo sa SONA? Or yun nga, sa mga magiging proceedings ng Kamara since magbabalik na ulit ng session after ng SONA? Sorry, choppy, but I would like to join the SONA through video teleconferencing. Opo. And sir, since first year in office na, ano po kaya yung ibibigay niyong grade or assessment kay President Marcos? Ano yon? First year in office, grade or assessment po kay President Marcos? Sa akin, bagsak. Bagsak? Bagsak dahil dapat ang inuna, ako kasi totoong tao ako. Kung meron akong sinasabi, pinaninindigan ko. Kung kinampanya ko na 20 pesos yung bigas, dapat magkaupo ko few months lang 20 pesos na yung bigas. Eh ngayon, 40 plus pa yung pinakamurang bigas, eh. So ano yan? Panloloko? Diba? Sabay, sabihin mo, love the Philippines. Kung mahal mo talaga yung Pilipinas, ayusin mo yung pamamahala mo sa bansa. Tama. Diba? Meron ka bang mahal na hindi mo ginagawa ng maayos? Opo. Congressman, last na po from my end. Hanggang kailan po ba yung suspension nyo sa Kamara? At kapag nagbalik na kayo, kapag nabigyan na kayo ng pagkakataon na makabalik na ulit sa Kamara, makapag-participate na kayo via Zoom, ano-ano po kaya yung mga bagong panukala pa na isusulong nyo sa pagbabalik ng session, sa second regular session ng House?
Okay, ako, ang priority ko naman talaga, unang-una yung magmura yung kuryente, di ba, yung sa nuclear energy, matagal ko nang sinusulong yun. Pero ngayon, yung murang pagkain, matagal ko nang sinusulong yun. Oh, yun yung mga dapat mapaglaanan ng pansin. Eh ngayon, nabuhay yung dati ko pang gustong mangyari na maging transparent ang customs. Ang dali nang gawing transparent. Alam mo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes, tama. Ano lang yun? X-ray lang yun. At yung screen, kung saan mo ma-view yung nakita mo sa X-ray, viewable by anybody, any citizen of the country, real time. Ewan ko kung may makakalusot pa sa customs. Okay, thank you po, Congressman Teves. Galing ni Kong Arnie, no? Mike Navalio po, ABS-CBN. Bagsak agad ang sagot, bagsak! Sir? Congressman, good ano ba, morning, good afternoon, good evening. Kung saan ho kayo? Mike Navalio po sa ABS-CBN. Tanong ko lang yung tungkol sa question niyo about House Speaker Romualdez. Binanggit niyo na you're questioning the deal between Prime and ABS-CBN. And may nabanggit kanina si Attorney Topazo na it might be one of the reasons na ginigipit kayo. Can you elaborate on that? Masyadong choppy, boss. Wala akong nakuha. Okay. Ulitin ko, Congressman. Narinig ko lang kanina kung saan man kayo. Kakasabi ko lang, nasa farm ako. Narinig niyo naman siguro yung background ng mga manok. Okay. Congressman, tungkol lang doon sa deal ng Prime and ABS-CBN, nabanggit ni Attorney Topazo kanina, isa yun sa posibleng reason kung bakit kayo ginigipit. Can you expound on that? Paano ho? Alam ba nila na ino-oppose nun yung deal? And how far back was the deal? Kasi parang late din lang namin nalaman. Can anybody there on the table repeat the question for them? Because I cannot comprehend the question. Siguro. I-type ko na lang po, Congressman. Ito okay lang. Ito type ko sa Zoom. Galing ni Marnie Teves, no? Grabe siya mag-ano, guys, no? Grabe siya mag-explain. Or yung kontrata between Prime and ABS-CBN. Nabanggit kanina ni Attorney Topazo, isa to sa possible reasons na pinag-iinitan kayo. Can you elaborate on that? Paano kung naging issue ito doon sa suspension ninyo? Dito nga natin mapapansin ang statement ni Kong Teves na tila nagsasabi nga ito ng katotohanan or hindi nga ba. Ito ang banat ng maraming netizen. Ngunit kung titimbangin natin mga kaibigan, ay tila nakafocus lang talaga kay Teves at hindi na nag-iimbestiga ng iba pa sa pagkawala ni Governor Digamo. Ito ang nakapagtataka at rare na kaso na iisang tao lamang ang pinagbibintangan at dinidiin at wala nang iniimbestigaan. Kung kayo mga kaibigan, ilagay nyo ang inyong sitwasyon kay Kong Teves at kayo ang ididiin sa kaso na hindi nyo ginawa, ano ang inyong mararamdaman? Just comment below sa ating comment section ang inyong mga opinion at ating pag-uusap.